Napindot ka na, tita. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ngayong araw na ito ay mag-fertilizer po kami at sasamahan po namin ang aking biyanan. At maglilinis po. Lilinisin po niya yung kanyang pananim. So, andito na naman po kami. I-update namin kayo kung paano yung paglilinis at pag-fertilizer po ng kanyang pananim. So, sasamahan po namin siya, guys. So, tara guys, at samahan nyo rin po kami sa aming paglilinis at pag-fertilizer ng kanyang pananim. So, tara guys! Hey guys! Nandito tayo laon. Para maglinis. Maglinis. Linis dito. Maglinis tayo ng sili. Sili. Pero uwi na rin kami. Tanghali na po. Marami bumuulan ng bumuula lang sili. Tapos? Sili. Ano pa? Ano pa ang tinanim nyo? Ano tuloy? Ano pa? Ano pa? Andito po yung pato aliit iinom. Saan yung pato? Andito po yung pato. Ayun daw. Di mula. Andito, pwede na yung... So sabihin mo na lang, magpaalam ka na lang. So hanggang dito na lang muna po. Andito na yung... aming video, wag pong kalimutan. Huwag pong kalimutan mag-subscribe. Yung hindi na pwede yung saging wala na bunga-bunga. Sige, yung papaya, ulam na namin. Yung ulam na namin yan at ulang po. Para lalagay namin yung bantay ni Lola. Mamaya sabat din ni Olay. Paglating na ila, babadi na siya. Aliyan na po yung mga batang kasama ko na makukulit. Nakakatulong din po sila na maglinis. So, samahan po namin si Lolo na maglinis dun sa kanyang pananim. Magdilig. Lalagyan ng fertilizer. Para daw, kasi mahal po yung sili. Kaya, ngayon, lalagyan po niya ng abono yung kanyang mga tanim para naman po ay lumaki pa at magbunga kasi sayang naman daw po kasi mahal ang sili. Biruin mo yun, 600 isang kilo ngayon. Ngayon wala na yung mga ibang pananim niya kaya habang mahal pa ang sili kasi nagbubunga pa naman ay lilinisin po niya at lalagyan ng abono yung kanyang mga pananim. So, ito po, andito po tayo ngayon sa kanyang mga pananim. Tignan po natin yung mga sili niya. Oh, ayan po guys, oh, dito na pala kami. Oh. Bali, ayan po siya, naglilinis po siya ng kanyang mga sili. Lilinisin pa po bago niya lagyan ay ng fertilizer kasi marami pa po yung bunga ng kanyang sili guys. Oh. Kasi mahal daw ngayon ang sili kaya lilinisin po niya at lalagyan ng abono. Ayan po oh, marami po pa. Sayang naman kung hindi niya alagaan yung mga pananim niya. Ayan oh, ang dami. Biruin mo yun. Yung isang kilo ngayon ay 600. Dati nung kasagsagan ng kanyang kabungahan, marami po siyang bunga. Ay magkano lang isang kilo nun? 15 isang kilo. Pero ngayon daw, nung konti na yung bunga, saka naman ay nagmahal yung kanyang sili. Kaya ngayon ay aalagaan pa niya yung mga yan. Oh. Pwede pa yan. Dadami pa pong bunga. Oh. Marami pa po siyang binubunga. Eh. Kaya lalagyan niya po ng mga didiligan at yung fertilizer abono. Mag-aabono siya. So bali po, yun po ang aking biyanan. Nililinis po niya.
So ayun guys, medyo makapal-kapal po yung kanyang damo, kaya tatanggalin po muna bago bunuhan ng aking biyanan. So ayan po, oh, makikita po naman, oh, maraming bunga yung kanyang pananim. Ayan guys, oh, balin po yung kanyang abono. Wala na yung kubo niya dito kasi nilipad ni Bagyong Ulysses. Diyan o. So bali, diyan ako maglilinis. Diyan. Ano yung mo ko diyan, tahinain ko. Marami to, maluwang to yung kanyang to hanggang doon. So, ngayon, lilinisin po yung ganito yung kanyang panani. Para malagyan mamaya ng abono. Kaso makatindi ako nagdala ng sweater eh. Ayusin mo siya ina para maganda yung kalalabasan niya. Mamaya. Ayusin mo. Bakit gagamit pa ng kumpay si Lolo ay pwede naman ito hilahin lang po. Oh, oh. Kasi sayang po kung hindi niya lilinisan ito, sayang naman yung mga bunga nito. Mahal kasi. Yeah, habang ano pa, samahan na lang para pwede pa niya ibinta itong mga bunga. Oh, nalalaglag siya. Sayang guys. Eh. Yan, marami. Dati kasi, ano, nung kasagsagan ng kanyang mga bunga ito ay kukunti, ay marami siya. Tapos ano, mura lang yung sili niya. 15 isang kilo. Pero ngayon, umaabot daw ng 600 isang kilo. Mainit, wala akong dalang ano, sombrero. So, ganyan lang naman. Madali, gumagamit pa naman siya na. Yan o, ganyan. Ang daming nalalaglag na bunga o. Guri yung mabanwan yun. Yung isang ano pa o, marami pang bunga. Sayang rin ko yan. Sabihin natin, makapal yung damo. Magulo kasi yung mga bata, kaya yung pinauli na. Yan. Madali naman linisin ito eh, kasi lalagyan natin dito. Saan ba natin lalagay? Lalagay ko muna dito, mamaya. Pindit ka na, tita. Marami siyang damo makapal. Matagal ay hindi na linisan. Ngayon mahal yung sili. Ngayon lilinisan. Then tumaas yung kilo ng sili. So ngayon, samahan natin si Lolo, lilisin. Para pwede pang pitasin yung mga bunga niya pag lumaki. Nadami pa. O dapat, naghihintay mo pa ako dyan. Ito.
Ang laking bunga yun. Koyrat nagmumujol kaya kanina muna ni sa ina na sa ina. Sit. Tama na, tita? Marami na. Na? So, ayan guys, oh, nalinisan ko na rin yung iba. Ayan, kapal nang natanggal kong damo, oh. Ayan,
natapos ko rin, pero sa dulo pa hindi pa. Bali dito naman po yung nilinis yan na ng aking biyanan. Yan po yung nilinis ko, oh yan. Kanina ganito siya kakapal, oh. Yan, ganyan siya kakapal kanina, pero ngayon, yan, oh, makikita mo na siya. So ayan, oh, ganda na, diba? Malinis. Bali, ito naman po yung nilinisan ng aking biyanan. Hindi siya gaano natanggal yung damo. Masakit daw. Masakit daw yung bewang. Yan o, lumabas na yung mga bunga niya. O. Marami pa po. Maluwang pa yung kanyang sili. So, ayan yung mga bunga niya. Yun. Tapos may kamuting kahoy po sa tabi. Yan o. Tapos yun yung alaga niyang. Hello po mga kaibigan. Narito na naman po ang iyong lingkod. Ito po ay pangatlong pagsasahat ko po ng aking pagtatanim. Kung noong nakaraan ay nandun po ako sa baba at nagtatanim po ako ng talong, sili at pitsay. Ngayon naman po ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong lupa ko dito sa bandang Kanluran. At nandito po kami para linisin po ang mga sili dahil napababayaan na po ito. Pero dahil po sa tumaas po ang presyo ng sili ay ito, linilinisan po namin. Kung nakikita nyo po, yung mga sili ay malinis na po ito o malalaki pa. Kapag ka po pala malinisan ay makikita po ang sili na marami pa pala. Kaya pwede pa itong abunuhan at patubigan. At ito po, makikita na po ninyo ang kwan dito. Ito po ay mga tanim ko po noon na sili na Taiwan, kumbaga yung labuyo. Marami po ito noon, kaso pinabayaan ko na po dahil kwan po noon, mura ang sili na kwan. Kaya pinabayaan ko na, pinagpastulan ko na po ng baka. Pero ngayon parang gusto ko naman pong linisan at mahal na pala ang sili ngayon na labuyo. Sa susunod na taon siguro ay alam ko na po ang gagawin ko na kapag ganitong Disyembre pala ay mahal po ang sili. Kaya sa susunod ay dadamihan ko na po ang magsisili. Ayan noon, dami kong sili niyan noon. Pinagpastulan ko na lang ng baka. Ayan po ang dalawang baka ko, ipapakita ko sa inyo. At mayroon din akong tanim kasi dito na kamuting kahoy po, ito. At nagkamuntikan na rin pong pastulan ko ito noon, pero nung inabunuhan ko po ay gumanda. At lininisan ko po ay gumanda sila, yan o, yan. Kaya sa susunod na tag-anian ng kamuting kahoy, mayroon din po akong kamuting kahoy. Ito po, kung nakikita nyo naman, dito po ang kubo ko noon. May erduyan po ako dyan. At kapag ka po pagod na ako sa paggagarden, mayroon po akong tinutulugan dito. Kaso tinira na po ng bagyong Ulysses. Nawas out na po, kaya wala na. Ito po yung dalawang baka ko. Ipapakita ko naman po at isishare sa inyo para makikita naman ninyo yung mga alaga-alaga ko dito. Ayan. Kung nakikita nyo, malalaki na yung alaga ko. Itong kwan, yan, yan. Yang urbon po, ano sa Tagalog yan, yung maliit na baka po. Baka hindi po kayo maniwala, 4 na buwan pa lang po yan. Yan ang inahin niya, oh. Yan, 4 na buwan pa lang po yan. Kaya nagdididi pa po yan. Maraming ang nagtatanong kung ibibinta ko pa raw yan, baka ko na yan. Yan, lalapitan ko pa po. Yan, oh, tignan nyo. Malaki ang gulas ng katawan kasi. At yung mga kambing ko naman po, nandito lang. Yan, para silang mga usa. Yan, yan, yan. Mayroon doon. Para silang mga usa yan. Na hindi halos makita dahil sa kwan ng damo. Yun, yun, oh. Yun, yung isa. Nagpapakita yung isa. Lumalabas na. Yung isa kaya parang namatay na.
Wala na yung isa. Asan ka na, Danaya? 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 Kasi, bakit nandiyan ka? Dito. Ay. Oh, ito po ay si Danaya. Meron pong pangapangalan yung mga kambing ko. Ito po si Danaya. At yun po naman si Amihan. Yan. Yung isa po, ayun si Lira. Yung nandun. At yung nanay po nito ay si Lira. At ang pangalan po nito ay Khalil. Yan po. May mga pangapangalan po yung mga kambing ko. At ito naman, baka ko may pangalan din ito. Yung si Kwan. Yan. Yang maliit na baka po kay lalaki, Ibaro po yan. Ang pangalan. Ito naman po si Pirla. Yung nanay niya, si Pirla yan. Kaya pag sinabi ko sa mga bata, tignan nyo si Amihan. Alam na nila yon si Amihan, yung kambing na yon. Alam nila kung sino yung tinutukoy ko. At ito po, noon. Tignan nyo po, pinagpastulan ko na ng baka. Mga tanim kong labuyo. Kasi akala ko hindi natataas ang presyo eh. Oh, ang dami pang bunga, di ko na. Yan. Di ko na po pinipitas nun eh. Ngayon ay nasisiran na sila. Ngayon, nagsisisi ako bakit ko pinabayaan. Mahal pala ng sili pagka ganitong buwan na. Yan oh. Hanggang dito yan. Tanim kong sili. Labuyo yan, yan. Ang dami pang bunga, mga bunga. Siguro mamaya pipitasin ko rin po. Yan. Dito, tignan nyo po. Pinagpastulan ko na talaga ng kwan nun eh. Nagsisising ako. Yan, pero meron pa silang malilit. Mga bunga-bunga pa rin. Oo, kahit na pagpastulan na ng kwan, baka. Yan. Yan. Yan, yan naman papaya. Nasayang din po yan dahil sa bagyong Ulysses. Yan po ang puno. Nabali sila. Ang lalaki ng bunga. Yan noon, nabali. Ito po ang kwan ng lupa ko. Bali, nasa taas po kasi ako nito. Tignan nyo po doon sa baba. Yun, makikita po sa baba. Yan, hanggang doon. Kung makikita nyo dito, mga kaibigan, marami po akong kawayan. Tignan nyo po. Iikot ko po ang camera. Magsimula po ako dyan. Yan. Yan, ayan. Puro kawayan yan. Napaikutan ako ng kawayan dito. Yan, oh. Yan. Hanggang dyan. Naipaikutan po ako ng kawayan dito sa lupa ako. Kaya di ko po problema ang paggagawa ng kubo o gagawa po ng kung anong bahay ng manok, ganyan. Kaya biyaya na rin po sa amin ito. Nagkaroon kami ng lupa na kumplito. Dito, marami pa ditong makukuhang mga kung gusto po na ninyo ng talbos ng Ampalaya na yung ligaw ng Ampalaya. Doon po, Bandaron. Hindi po. Yan. Marami po doon. Ngayon, ito naman po. Mga tanim kong sitaw noon. Kaya lang po, masuna po. Kaya wala na. Ibang tumubo na. Ibang damo na po ang tumubo dyan. Papatayin ko na lang po yan. Yan po ang in-click ulit. Mayroon po akong drum dito na pinagkukunan ko po ng tubig. Yan. Pagkakuha, nilalagay ko po ng tubig yan. At pinagkukunan ko po ng pang-abono ko, pang-spray. Para hindi po ako mahirapan. Mayroon din pong punong mangga doon. Nandali na rin ng Ulysses pero parang bumabangon din. Yan o, mayroon din dyan isa. Saka may langkarin po doon. Yan po ang kwan ng lupa ko dito. Kumplito po ang lupa ko. Hindi naman po sa pagyayabang. Kwini-kwinto ko lang po. At para naman malalaman nyo kung ano-ano po mga tanim ko dito sa aming lupa. Total, nagkukwinto na rin lang po ako. Kaya dinadagdag ko itong hose ko. Yan, yan ang ginagamit kong hose. Yan, ha. Yan, pagka ako'y magdidilig, manggagaling lamang po dito ang aking tubig. Yan, may tulay po ako dyan.
Kahit po mga bata, nakakatulay po dyan sa ginawa ko. Kulang pa nga yan eh. Wala pang handrail. Pero lalagyan ko pa po yan para safety yung mga apo ko. Yun namang isa doon, may tulay din yan noon. Kaya lang, tinamad na akong ilagay. Kaya tinapyasan ko na lang po para makadaan sila sa baba. Ito po ang pinagkukunan ko ng aking pantilig. Marami-rami pa po yung tubig na yan. Ibubumba ko lang po sa taas. At yun, magtutubig na doon. Kaya hindi po ako napapahala sa tubig ng lupa ko, mga tanim ko. Ito si Badyaw. Ayan, oh, makikita nyo. Ito naman po si Bakka. Oh, yan, oh. Oh, yan. Makikita nyo ngayon sa baba. Yan. Hanggang dyan, dyan ako po. Nung unang kwento ko sa inyo, dyan ako nagkukwento sa mga pananim ko dyan sa baba na yan. Yan. Ngayon po naman ay nandito po ako sa taas. Dito. Kaya, ayong mga kamuting kahoy ko pa pala. Nabarami pa akong kamuting kahoy. Dito lang po sa akwan yan. Gilid-gilid po yan. Dito sa mga gilid-gilid po na tawag dito sa Ilocano ay bakras-bakras sa mga... Alam na ninyo yun. Katulad po kasi ng sinasabi ko, hindi ko po sinasayang ng lupa ko. Bawat area po yan, pero tingnan nyo po doon, sa bandar yan. Oh, mga bakras na po yan. Yung, hindi ko alam yung Tagalog ng bakras. Ano yun? Mayroon pong saging doon, pwede nang kunin. Oh, may bunga na. May tanim din ako doon na kwan. Mga alukon, kaso natumba na. Kasi tumba na. Oh. Natumba na. Sabihin mo, natumba na. Hmm? Kumanta ka. Mayroon. Ah, mahina ka pala. Ito'y maririnig ng buong mundo. Kaso di ka marunong kumanta. Oh, yan po ang aking pangatlo yatang kwento sa inyo tungkol sa paggagardening at pagtatanim. Kaya magpapaalam na naman po ako at sa susunod na po na kwento ko sa inyo, huwag po ninyo akong kalimutan at subaybayan po ninyo ang aking mga pananim at kukwentuhan ko po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun guys, natapos na rin po ang aming paglilinis at nasabi na rin po lahat ng aking biyanan. So, hanggang dito na lang muna po ang aming video. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at panoorin ulit ang susunod naming video. So guys, bye-bye!